Magandang araw ulit sa atin mga bay. Welcome ulit sa akin channel by Nods Works. So may ipapakita po ako ngayong trabaho. Medyo mahirap-hirap po to. Gawa ng magbabaklas po tayo ng boom cylinder ng ating dump truck. So magtuturo po ako ng mga bisik at mga diskarte po. Gawa ng trabaho na to ay napakadelikado po. So kailangan po talaga dito ng pag-iingat bago po natin baklasin yung ating boom cylinder. So makikita po ninyo mga bay, ito po yung ating dump box. Ayan po, nakaangat siya. Tapos yung ating boom cylinder na nasa gitna. So yung pinakarad niya at saka piston, nabunot ko na po kanina. So gusto ko lang po i-share sa inyo kung ano po yung mga safety press na dapat natin gawin. Gawa ng marami na rin po akong kilalang mga mekaniko na naiipit po ng ating dump box. So napakadelikado pong trabaho to mga bay. So yung ginawa natin kanina, pinaangat ko muna tong ating dump box. Tapos makikita po niyo dito sa ilalim, tinagyan ko po siya ng rim. At sa kabila po mayroon pong kahoy doon. Gawa ng napakalaking bagay rin po yan, na in case pag bumagsak yung ating dump box ay hindi po agad makadiretso. So yung ginamit ko na lang po na pangtukod, halos mano-mano lang po itong mga bay. Sinipte ko lang din po na hindi talaga makabagsak yung ating dump box. So makikita po natin, mayroon po akong isang tubo dito. Diretso po sa ating dump box. At sa gitna po, nilagyan ko rin siya ng isang pangtukod. Then after, dito sa pinakala sa dulo, mayroon rin ako pantukod. So bali anim po ito mga bay. Anim na tubo po yung itinukod natin. Tsaka dito sa last, yung ating rim at tsaka kahoy. So yung bigat po ng ating dump box ay kayang-kaya na po sa loob ng ating mga tukod. So bakit po napaka-importante po ng mga tukod mga bay at kailangan po natin na tibayan? Gawa ng itong boom cylinder natin, pag yan po doon, may nakakonek po yan sa baba na return hose, yung sa hydraulic hose po, yung daanan ng ating hydraulic. Pag binuksan po natin yung mga bay, automatic na po yung ating dump box ay babagsak na po yan, bababa. So bago po natin gawin yun, kailangan po talaga na safety na yung tukod sa ating dump box, para pag release po natin ng hydraulic hose doon sa baba, automatic si dump box na babagsak. So mayroon tayong mga tubo na sasalo para hindi po dumiretso. So sa ganitong sitwasyon talaga na trabaho mga bay, napakadelikado. Kailangan talaga na double ingat po tayo. Kung hindi pong pwede po, triplehin po natin ang pag-check up. Kung sa tingin po natin talaga yung matibay na yung ating mga tukod, na hindi na po talaga babagsak yung ating dump box, napakahirap po. Then after mga bay, nung na-release na po natin yung hydraulic dun sa baba, di ko na po napakita sa inyo kung paano ko po binunot yung ating rod. Gawa ng medyo kailangan ng mabilis ang trabaho kanina mga bay. Gawa ng natatakot rin po ako, baka bigla pong umagsak yung ating dump box. So mamaya po, ipapakita ko rin po sa inyo kung paano po natin siya ibabalik. Paano po natin may install ulit yung ating rod. Paano po natin siya maikabit ulit sa ating dump box. So this time mga bay, napalitan na po natin siya ng packing seal. So hindi ko na po naipakita yung pagkabit kanina mga bay, gawa ng yun nga mahirap po sa akin, wala po akong cameraman. Kaya ako rin po mismo ang nag-hands-on. So mangyayari po mamaya, naibalik na natin tong si rod at saka yung ating piston. Dito po yan nakapasok sa loob. So makikita po natin tong butas na to. Kailangan lang po na makatapat po siya dito para mailagay po natin si lock. So yung diskarte po na gagawin natin mamaya, pag naikabit na po natin lahat yung connection ng mga hose niya, lalagyan po natin siya ng hydraulic doon sa tangke. Ayun po yung tangke niya mga bay. Yung pagkatapos, paangatin po natin yung PTO para umangat to siya, para tumapat po dito sa kanyang kinakabitan. So yun lang po ang proseso na gagawin natin, para yung mga kalang dito na nakakabit,
eh pwede na po natin siyang baklasin pag na-install na po natin itong ating boom cylinder. Mga bay, na-install na po natin lahat. Naikabit na po natin yung ating boom cylinder. So, yung ginawa po namin kanina mga bay, pagkatapos po natin ikabit yung ating boom cylinder, kailangan po muna natin mga bay isagad yung ating dump box. So, ang pinakasukatan po ng ating hydraulic oil. So, makikita po natin itong ating tanke. Ayan po. So, dito po sa taas yung ating salinan. Dito naman po sa baba yung pinaka-gids niya. So malalaman po natin pag nakaangat po ng todo yung ating dump box, tapos pag binuksan po natin si gids dito at tumulo yung ating hydraulic oil, yun na po ang pinaka-insakto niyang sukat or dagdagan po natin siya ng kapiraso. So ang naging problema pala ng ating dump truck mga bay, bakit po natin ibinaba yung ating boom cylinder? Gawa ng pag inaangat po natin si dump box, lumalaban po siya habang inaangat, bumababa naman si dump box. Kaya yung nangyayari, sumasabog po yung ating mga hoses. Yung mga connection na hoses po na yan, sumasabog po yan. Tapos bumababa po yung ating dump box. So mapapansin po natin ngayon, makita natin kahit naka-steady na po yan, nakapatay yung pitio, hindi na po gumagalaw yung ating dump box. Pagpasensyahan nyo po mga bay, talagang hindi ko po talaga nakuhanan ng video kanina nung nagkakabit kami, gawa ng napakasilan po ng trabaho na to. So buwis buhay po, pwede po tayong madisgrasya. So nagsipti first, gawa na nga ako po yung maghahason. So finally naman po, nagawa po natin ng ayos yung nirereklamo po natin ng customer na bumaba yung dump box. Eh ngayon po, wala na po siyang kagalaw-galaw. So bago pala natin tapusin itong video natin mga bay, kung bago ka pa po sa akin channel, paki-subscribe na lang po, paki-pindot yung ating notification bell para maging update po tayo sa sunod ko pang mga videos. So successful po, sinubukan na po namin to kanina, angat baba, maayos na po yung ating dump box. So congratulations sa mga kasama ko. Good job. So ito po yung pinaka-team ko mga bay. Idol, kaway-kaway dyan. Ayun! So i-release na po natin to. So dito po yan ginawa sa auto shop natin mga bay. Ayan po, makikita po nyo medyo masilaw po. So isa po to sa mga customer na ginawa natin. So pull out na po tayo ngayon mga bay. Ganda na po ng angat ng ating dump box.